Ma'am Bibina, magandang hapon. Magandang hapon po. Ba't po kayo umiiyak, ma'am? Anong nangyari? Kasi nagpaalam na po ako sa kanila. Kinausap ako ng lalaki. Hindi ko na po kaya, kaya gusto ko na umuwi. Ayaw nila ako payagan. Bakit po, anong nangyari? Ba't ayaw nyo na sa kanila? Araw-araw, pinapagalitan ako na ganito, ganun ang gagawin mo. Sabing ganun, nalilito ang ulo ko, sir. Sa dami na tinuturo na ganun ang trabaho, nag-iisa lang po ako tapos mag-alaga na bata. Kahit kumakain ako, ipahugas nila yung tahi ng bata. Kaya hindi na ako makakain, kaya uuwi na lang po ako. Ilang araw po kayo nagtrabaho sa kanila? 6 na araw lang po kasi hindi ko na po kaya. Magkano bang sahod nyo sa kanila dapat? 4,000 po. So dapat mabayaran kayo dun sa 6 na araw, divide-divide natin nyo. Kagabi nagmamakaawa ako, nakauwi na sana ako. Natulog ako doon, hindi pa ako kumain. Saan kayo natulog, ma? Doon ako sa terminal ng kaupo. Mr. Peter Ong, magandang hapon. Magandang hapon po, Mr. Tupo. Opo. Sir, andito po si Ma'am Bibina Tumbaga. Kasambahin niyo na po siya. Opo, opo. Tanong ko lang, ano, bakit po siya umiiyak at tumagulgol? Ano pong dahilan sa tingin ninyo? Sir, sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan dahil kagabi, pagkatapos ko sa trabaho, pag-uwi ko ng bahay, kinausap ko siya. Ganon-ganon ang mismong ginawa niya sa akin. Nung kinakausap ko siya, tinalikuran niya ako at sagot niya sa akin, basta ayoko na sa inyo. Okay, kaya nga sir, kaya nga raw ayaw na niya sa inyo dahil nga po yung maltrato, hindi magandang treatment, meaning... palagi raw siyang pinagagalitan, maya't maya, at on top of that, kumakain siya, i-isturbo yung kanyang pagkain para palinisin lang yung tahi ng bata. Hindi naman ganun yun, sir eh. Hindi nga, ang tanong ko lang, nangyari ba yung kumakain ho siya, tapos ininterrupt yung kanyang pagkain para utusan siya magtrabaho, or do something? Dahil kami mismo, naglilinis din naman kami ng... Hindi nga, sir, ang tanong ko lang, meron ba yung incident... Magpakatao ka, sinungaling ka, totoo! Kaya nga, uwi na ako, ayaw ko na sa inyo, kahit totoo! Kahit makita ko ng buong mundo para malaman ng mga kapariya ko katulong na gano'n ang mangyayari pag nagkuha kayo! Siguro, sir, sir, hindi naman siguro siya sasama ng ganitong katindi yung kanyang kalooban at naghihimagsik, galit na galit. Kung hindi talaga ho siya nagrabyado ng husto, ano po ang dahilan? Sir, sinubukan ko naman siyang kausapin kahapon eh. So, ibig sabihin siya, talaga nagrabyado siya, sir. Pero ayaw niya talaga makipag-usap. Kung ganun ang ugali niya, paano natin makakas? Siguro nakatikim siya ng hindi magandang pagtrato. Never kami nagbuhat ng kamay kahit kanina. Hindi nga, sir, hindi niya siya pinagbuhat ng kamay, pero siguro, sir, yung bang mayat maya pinapagalitan niyo siya ng walang dahilan at kung ano-ano pa. Sir, kung kakausapin mo isang tao na maayos, pero ang dating sa kanya ay pinapagalitan niya, hindi naman pareho yun, di ba? Na naman, pati siya na naman. Kung hindi niya matanggap na pinagsasabihan siya, hindi rin naman tama siguro yun. Sino nagpag-usap sa inyo, nanay? Ni sir po, nung dumating... Pagdating doon sa bahay, na naman, salita na naman niya, pagalitan ako kay, ano, nanonood daw ako ng TV, asawa naman niya, nagbukas na TV, nanonood yung mga bata, anong gagawin ko ngay? Kita niya, sir? Pagkatapos sabi niya, di alis na lang ako, ayaw ko na naman makarinig kasi natututurta na yung utak ko sa bunganga ng asawa niya. Okay, ganito na lang gagawin natin, Mr. Ong. Meron ba kayong 500 pesos na may bigay sa kanya para makauwi siya? Yung 500, sir, walang problema sa akin. Pero ang issue dito, ayaw niya kami kausapin. Kinalikuran niya kami. Sa'yo kagabi na magbigay ka, ayaw mo. Paano nyo? Ngayon nakarating ako dito at saka ka maganon magbigay. Pahabain mo pa, nangihingi, nagpapakaawa ako sa'yo kagabi na magbibigay mo ako ng pamasahe, ayaw mo. Minura mo pa ako kagabi! Eh, di
ba tinalikuran mo nga ako? Sabi ko hindi ako. Ako makahating doon kaya wala akong pamasahin. Sabi ko sa'yo kagabi. Okay, ganito na lang. Tapos natin. Sige na sir, sige na sir. Tapusin na natin sir. Okay na, sagutin ko na lang to. Kaysa naman pupunta pa siya dyan sa halagang 500 pesos. Kami na lang hong bahala. Sige ho, salamat na lang po Mr. Ong sa pagtanggap ng tawag namin. Nanay Bibina, kami na lang hong bahala. Sige, bibigyan kita pamasahe papuntang La Union. Sagot na po namin. Okay? Pwede po sir mag-request na manawagan lang po ako. Kanino po kayo manawagan? Doon po sa kapatid ko kasi matagal na kami hindi nagkikita. Sige po, manawagan po kayo. Noy! Adi man ako noy sa akwan, La Union. Gusto ko na umuwi pero wala akong pira. Pasensya ka na. Hindi ko na kita nakikita ngayon. Gusto ko na din umuwi dyan sa atin. Ayoko na dito. Gusto ko na umuwi kung buhay ka pa. Kasi gusto ko din magsama tayo. Okay, saan po lang po yung kapatid nyo? Sa Bisaya po, sa Masbate. Sige, pero saan nyo po gusto umuwi? Sa La Union? Opo, ngayon po. Sige po, sige po. Ako nang bahala, sagot na po namin yung La Union. Okay. Salamat po. Sige po. Atid mo siya sa bus company. 600 po yung pamasaya po kung na doon. Bigyan kita na. O yan. 1,000 may sobra pang 400. Yun po yung baon nyo sa bus. Salamat po. Ang guwapo niyo pala, sir. Nawala yung kakayak mo na yan. Sige po. Kala ko hindi guwapo yung kalakwan. Ay, grabe ka na. Ay, kasi ngayon lang po kita ng sir na kita talaga. Okay. Sige, mag-grab taxi na lang kayo. Okay. Sige. At least tumama siya. Di ba? Okay na yung 1,000. 600 po masay, tapos may 400. Salamat po. Okay. Ganyan. Sige. Wala ka lang sa sigurado, wala ka lang sa sakit tricycle. Wala na po. O, dadagdagan pa kita para pag-uwi mo pala doon. Para meron ka man lang baon. O, bigyan kita ng 2,000. Salamat po. Okay. Bahala naman siya.